Maaring Lumipad ang Tao, na isalaysay ni Virginia Hamilton at isinalin ni Roderick P. Urgeles. Sinasabing iniingatan ng mga taong nakalilipad ang kanilang kapangyarihan. Kahit na inaalis nila ang kanilang pakpak, inililihim nila ang kanilang kapangyarihan sa lupain ng mga alipin. May matandang lalaki nagngangalan Toby, mataas ang kanyang tindig. Tala ang batang babaeng dating may pakpak ay si Sarah na may dalang isang bata. Nanginginig siya kung mabigat ang kanyang gawain. Sa ganitong pangyayari, sisigawan siya ng tagabantay ng mga lupain. Si Sarah ay nagtatrabaho sa palayan. Habang siya nanghihina sa kakatrabaho, biglang umiyak ang bata kaya napagalitan sila ng tagapagbantay dahil sa lakas ng pag-iyak nito. Kita ito ni Toby, kaya bumulong siya kay Sarah ng salitang mahiwaga at biglang tumaas ang pani Sarah at siya'y nakalipad. Sumunod na araw ay may nakitang patay na batang lalaki na alipin na nanghihina sa mainit na palayan. Nakita ito ng tagapagbantay at pinarosahan. Pinuntahan ito ni Toby at binulungan ng mahiwagang salita at ito'y nakalipad din. Marami pa rin ang nanghihina dahil sa init. Ngunit naroon lagi si Toby. Umiiyak siya sa kanyang nakita kung kaya't nandyan siya upang iabot ang kanyang kamay. Pabulong niya sinasabi ang mahiwagang salita at sila'y nakalipad. Ngunit, kinuha siya ng tagapagbantay at itinutok ang baril nito. Pero tumawa lamang siya at muling ibinulong ang mahiwagang salita. At sinabi rin niya ito sa mga kalahi nilang nasa palayan. Sabay-sabay nakalipad ang mga bata at ang mga matatanda. Sabay nilang lumipad si Toby at sila'y iniingatan. Nakita niya sa taniman ang mga katutubong alipin na naghihintay kung sila ay makalilipad na tulad nila.